Attention, mga Filipino senior citizen, social pension and universal social pension pinag-uusapan sa nakaraang Elderly Week ng NCSC. Sino-sino ang makikinabang? Kailan magsisimula ang universal social pension? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang nakaraang press con ng NCSC kung saan tinalakay po ang social pension at universal pension, kung saan sino-sino nga po ba ang makikinabang dito. Mamaya-maya ating ipaparinig sa inyo ang naturang press conference. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, aba, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Narito na mga ka-vlogs, ang nakaraang press conference ng NCSC noong Elderly Week, kung saan po natanong ang social pension, kung sino-sino ang magiging qualified nito, sino ang makakatanggap, at maging ng nakabimbin na panukalang universal social pension na nasa kamera. So kung sino-sino din po ang makakasali, at ano ba ang pinagkaiba ng social pension sa universal pension. Narito, panoorin natin. Tatanungin ko lang po kasi po yung biyanan ko po, medyo may question siya dun sa sinasabi po na parang allowance na monthly. Paano po ba yung pagbibigay nun? At saka sino po ba yung bibigyan? Basta po ba senior dahil ang bigyan? O merong specific na ano? Kasi parang na-offend siya dun sa sinabi nung ano namin sa barangay nung nagtanong siya. Kasi ang sinabi daw sa kanya, yung mga anak mo lahat di kotse, tapos umihingi ka pa. Ang tanong ko lang po, ito po ba e rights o privilege? Magandang umaga po. Thank you for that question. Actually, ito po yung sinasabi nyo, you're referring to the monthly social pension that is now being given to indigent senior citizens. Ito po yung based on RA 9994, which stipulate that all indigent senior citizens should receive this monthly stipend of 1,000 pesos. So, pero meron pong mga qualifications yan. Based on the law, ang qualification po, number one is the indigent senior citizen should be frail or with disability. Number two, sickly. And number three, kailangan po, wala po siyang visible income like pension or support from the parents or relatives. So, mag-apply po siya sa barangay or with the OSCA ng LGU, then sasabit po yan sa DSWD. At present po, this program is still with the DSWD and based on law, this will be transferred to us siguro early late 2025 or 2026. So, yun po, the indigent should apply with the OSCA or with the barangay po. Then, i-evaluate po yan ng DSWD. So, right now, there are more than 4 million recipients of this monthly stipend. So, meron pong mga waitlisted na rin. Sila po yung mga na-approve na, but still waiting for additional quota or funds to support this waitlisted indigents. So, pwede po sila mag-apply kung qualified and pwede. They can be siguro considered later ng program na yan. At
sagutin ko na din po, ano? Kasi yung katanungan ni Ma'am ay regarding the social pension. Meron po tayong nakaambang na House Bill number 10423, no? Yung tinatawag na Universal Pension for Senior Citizens. So, yan po, idudugtong na lang natin kasi kung titingnan natin, yung ngayon na pinag-usapan is the social pension, the indigency program. Pero yung universal social pension, pangkalahatan po yon. Pag ikaw ay umabot ng 60 and beyond, ikaw po ay magkukwalify. At ito po universal social pension, kagaya po ng ating Universal Healthcare Act, no? Pangkalahatan siya. So, kaya ikaw ay may sakit or wala, kaya ikaw ay may tinatanggap na pension or wala, kaya ikaw ay may tinatanggap na support ng economic sa iyong pamilya, galing sa iyong pamilya, o kaya naman ikaw ay kahit walang sakit at ikaw ay may natapusan, ay ikaw ay magkukwalify. But that is still pending in Congress and it has to pass through Senate for a bicameral action. Mga kablangs, no, ang explanation ng NCSC sa naturang social pension, kung saan po ang social pension ay para lamang po sa mga piling senior citizen, yao mga indigent, no? Yun po yung mga magqualified, yung meron pong yung walang mga source of income, wala pong mga tinatanggap na tulong financial mula sa kanilang pamilya. So yun po yung mga qualified na criteria for social pension. While the Universal Social Pension Bill ay para po yun sa lahat, pangkalahatan po yun. Kaya maging kayo man ay merong pension sa ngayon or wala, kung magiging batas po itong Universal Social Pension Bill, ay pangkalahatan na po ito. So as long as you are 60 years old pataas, kasama na po kayo dito, no, kung magiging batas itong Universal Social Pension. So yun po yung ating dalangin na magiging ganap na batas na ito. Actually, priority naman po ito na panukala na maipasa at maging isang ganap na batas. I think, no, yun po yung priority talaga ng ating mga mambabatas. And of course, sa pag-follow up na din po ng ating NCSC na siyang mamamahala po sa kapakanan mga beneficiary programa ng ating mga senior citizen, no, early as 2025 or 2026 ay mailipat na po ang pamamahala ng senior citizen from DSWD to NCSC. Kayo po mga senior citizen na nanonood sa video na to, ano po ang inyong komento at opinion tungkol dito sa social pension at Universal Social Pension Bill? Sino po ba sa inyo ang kasali, no, sa social pension, dahil meron tayong more than 4 million recipients or beneficiaries dito sa social pension? At sino po ba sa inyo ang excited na magiging batas itong Universal Pension Bill, mga ka-vlogs? Komento na po sa comment section na nasa baba. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo pong ating join button. Mamili kayo ng mga perks na andyan. Be my member now, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa mga benepisyo at programa ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari niyo ring i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari niyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat Totoo Lamang.